Congratulations, President Bongbong Marcos, dahil sa achievement mo ngayong araw na ito na nabalita sa mainstream media. No, napakaganda po nitong balita na to. Dapat po lahat ng Pilipino ay naiintindihan itong ganap na to. So mga kutsero, no? Pero bago po natin pag-usapan yung topic na yan, tayo po muna ay magbibigay po guys sa ating mga kaibigan sa... Wait lang, medyo mas mahirap to kasi wala ako sa studio. Ayan, wait. Ayan. Ating mga kaibigan sa, ayan, sa SendWave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayong magpadala ng inyong mga remittances dito po sa Pilipinas at sa mga minamahal nyo sa buhay through SendWave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng SendWave app. At pag-download po ng SendWave app, ay mag-register po kayo sa inyong mga, i-register nyo yung bank account details sa SendWave. And pwede na po ay magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kung kayo po, mga kutsero, ay first time nagagamit ng SendWave, gamit niyo po nga ang promo code na 20 na Coach Jarrett para makakuha kayo ng $20 na free credit. So mga kutsero, no? Supportahan po natin si SendWave for all of our remittance needs. Ayan. So, here we go. Ayan. Medyo mas maliit kasi yung screen ko dito kaya hindi ko ang hirap magtansyan ng cursor. Anyway, so ayun na nga mga kutsero, no? Pasensya na po, di tayo nakapag-live, di tayo nakapag-live for the past few days, obviously, because you know, ayan. And eto pala, and eto. So, thank you very much sa mga well wishes na ibinigay niyo po sa atin, no? It's very very much appreciated. We're very much okay. Meron tayong naka-schedule. Matagal na to actually. I was not involved in anything bad or anything. Matagal na to naka-schedule. I was due to have surgery. And finally nangyari na siya kasi ilang beses na siya na-move. So finally nangyari na siya. And now we are doing our live stream. We're doing our video dito ngayon sa hospital. So anyway, going back po sa ating topic, no. Ang pinaka mas maganda importante pag-usapan kasi yun eh. Yung ating naganap ngayon, no, yung naganap sa ating bansa. Essentially, ito po papakita ko sa inyo, no. Napakagandang update po nito, mga kutsero. Sana ikatuwa ng mga Pilipino, no. So, today po mga kutsero, ito po 13th month low. Ito po ang pinakamababa na inflation rate. Okay, ang inflation rate po natin ay patuloy na bumababa to 5.4%. Last month, it is, ano ba bumaba last month? A core inflation yata bumaba last month. Ngayon, this is headline inflation. Ibig sabihin, ito ay kombinasyon ng anything related sa food and anything related sa transportation, energy, and everything. So, today, nabalita po, no, na nasa 5.4% na ibinaba ng ating inflation rate. And this is very, very good news. Ibig sabihin, mga kutsero, ang piso nyo ay mas marami nang nabibili. Dahil mas mababa na ang presyo ng bilihin. And I think this is a testament sa mga economic, sa mga economic strategies ni PBBM at ng kanyang mga economic managers, no? And this is without RCEP, ah. Wala pa akong RCEP nito, hindi pa sumisipa ang RCEP. So, yung Regional Comprehensive Economic Plan something, economic something something. Hindi pa ho sumisipa ang RCEP dito, nag-i-improve na po ang ating ekonomiya. And this just goes to show that we don't really need RCEP. I am not a supporter of RCEP. Hindi ko susuportahan yan ever. But if they want to do it, I'll try to, you know, I'll try. Best effort. Pero, ayan. So, today is the 13th month low ng ating inflation rate. Okay. Ito ba yung balita ng, ano man balita nito? Sino ba to? Philstar? Philstar to eh. Pag ganito si Philstar yan eh. Philstar ngayon. Ayan, si Philstar ngayon. Wala tayong sound effects. Nakakalungkot. Mas masaya kasi pag may sound effects eh. Anyway, so, ito yung balita kanina, no. Sa ikalimang sunod na buwan, muling bumagal sa pagtaas ang presyo ng bilihin na primaryang dulot ng heavily weighted food at hindi nakakalasing na inumin. Okay, so
dito medyo hindi ganado magsulat si Philstar eh, no? Parang masama ang loob nila nung sinusulat nila ito. Hindi maganda ang ano, masama ang loob. So ang gagawin natin, pupunta tayo doon sa PCO, no, sa Presidential Communications Office. Ito po yung kanilang balita ng Presidential Communication Office. Ayan. Hindi kasi excited si Philstar. Siyempre, dilawan, what do you expect? Sa mga nagdaang buwan, nagbunga ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para sa patuloy na pagbagal ng headline inflation rate. Ang headline inflation rate po, mga kutsero, is basically, ito po ang pagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin. Okay, lahat po ito ng bilihin. Pagkain, tubig, kuryente, transportation, lahat-lahat po yan, upa, lahat yan, sama-sama yan dyan. So, patuloy na bumaba yung headline inflation natin. No? O ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Iniulat ng PSA ang pagbaba ng inflation rate sa 5.4% sa buwan ng Hunyo mula nung 8.7% nitong Enero. Mga kutsero, kung naalala nyo, kaya tumaas ang ating headline inflation nitong January, dahil yan sa onion smuggling. Dahil yan sa onion, sa smuggling and hoarding, if I'm not mistaken. So, kaya po tumaas ang ating inflation. Tumaas ang presyo ng bilihin, tumaas ang presyo ng lahat. Siyempre, nandyan din yung, ano, nandyan yung Ukraine war, Russia-Ukraine war, etc., etc. So, nandyan ho talaga yung epekto ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Na. So, ito na nga, yung Philippine inflation rate natin, it's slowed to 5.4%. Ibig sabihin, ang rate ng pagtaas ng presyo ng bilihin ay nasa 5.4% na lamang kumpara sa 8.7 nung January at 6.1 nung Mayo. So, magandang development to, mga kutsero. No? Saan daw nang gagaling itong pagbaba ng presyo ng bilihin na to? Main sources of deceleration of the June 2023 inflation. Number one, food and non-alcoholic beverages. So, yung mga pagkain at mga hindi nakakalasing na inumin, mga soft drinks, etc. ay bumaba ang presyo. Ay, bakit ito bumaba ang presyo niyan? Kasi, kung titingnan nyo dito, bumaba from 31%. 31% ang porsyento ng presyo ng asukal, confectionery, and desserts. Bumaba siya to 28.9%. And alam naman natin, mga kutsero, ang primary ingredient ng non-alcoholic beverages ay asukal. So dahil bumaba ang presyo ng asukal, bababa din ang presyo ng produkto. Kaya yun, kaya bumagal ang pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Also, ito sa meat, ito sa pagkain o sa meat and others. So meat, poultry, lahat ng ano, proteins. Ayan, nandiyan. Meat, poultry, eggs, etc. Protina po ang kasama dyan. Bumaba ang kanyang porsyento from 3.2% noong Mayo to 0.3%. Ang laking improvement nito, mga kutsero, 3 percentage points or 2.9 percentage points. Malaking ano ha, malaking pagbaba yan ha, yung sa meat and others. Malamang sa malamang yan ay dahil sa magandang implementasyon ng ano, ng importation, balanse. Balanse ang importation natin ng meat and other products. So, kumikita yung mga agriculturists sa Pilipinas, yung mga hog raisers, poultry farmers, etc. Kumikita sila at kapag nasusukat din yung ano, yung pasok ng supply, maganda yung pasok ng supply, hindi sumusobra, hindi rin kulang. So, kaya na-maintain yung ating or gumaganda yung presyo ng ating meat and other products. Ganun din sa fruits and nuts. Ang laki ng binaba niyo. Sa May 14.3, bumaba siya sa June 11.4. Very, very significant para sa akin na wala pa dito ay yung sa vegetables. Wala pa. Wala pa dito yung sa vegetables. So, I think medyo hindi pa rin maganda ang improvement pagdating sa gulay. Mahal pa rin ang sibuyas. Mahal pa rin ang ibang gulay. And I think, I'm pretty sure si DA will be taking care of that. Taking care of the inflation ng gulay. Next is sa transport. No, laki ho ng ibinaba ng transport. Nag-negative 3 ka na nga nung May.
negative 0.05 ka na nga nung May, bumaba ka pa lalo to negative 3.1 sa transport. Bakit? Bakit nagkaganyan? Kasi bumaba ho ang presyo ng gasolina at diesel. From nung May na 18.6%, negative 18.6%, eh bumaba siya sa negative 24%. Pababa eh. Wala ganun, pababa yung trend eh. Di maganda. Di ba nagne-negative siya? So sa diesel naman ganun din, no? negative 27%, bumaba siya sa negative 32%. Magandang improvement yan. Tapos other passenger transport by road, hindi kasama dito yung mga bus, mga jeep, mga tricycle. I think this is tungkol sa ano, mga Grab. Bumaba ang presyo ng Grab, malamang sa malamang, from a 13.4% to 11.7%. Kasi other passenger transport ito eh. So yung mga mainstream na ano, mga mainstream na transport what do you call this? Vehicles. Tagal ko naisip ng vehicles. Yung ibang transport vehicles like trains, bus, jeeps, taxis, etc. Eh medyo ano, it still needs some work. But alam niyo kasi may kumokontrol kasi diyan eh, may kumokontrol diyan yung mga grupo, Tejo Dap. Yan. Yung mga prangkisa, yung mga may mga grupo ng prangkisa. So hindi ho basta-basta babagsak ang presyo niyan. Kahit mo ba ang presyo ng diesel, hindi ba ba ang presyo niyan. At so it still needs some work, but siguro kung magpapatuloy yung pagbaba ng ano ng inflation pagdating sa transportasyon, eh we can also see a price rollback sa major ano, sa major transport vehicles. So ayan. So yan yung isa sa mga main sources ng deceleration ng inflation. Another is housing, water, electricity, gas, and other fuels. Parang hindi ako naniniwala dito. kasi nagdoble yung presyo ng kuryente namin eh. Anyway, so sa housing, water, electricity, gas, and other fuels, nung May ay nasa 6.5%, bumaba siya to 5.6%. So medyo nagbaliktad yung dalawang number. No? Electricity, from 13%, bumaba siya to 10.3%. But parang di ko dama to. Di ko dama to sa electricity na to. Nakakainis. Anyway, alam, basta nandiyan siya. Rentals, bumaba ng 0.1%, 5.5% to 5.6%. From 5.6 to 5.5%. Negligible yan. Hindi nakapansin-pansin yan kasi 1%, negative 0.1% lang naman. So actually dapat, hindi na sinama to. Kasi negligible eh. Pero to, this is significant, no? Yung negative 3.3%. So ano yan, hindi yan negligible. That's very significant. Negative na 3.3%. And mga kutsero, no, hindi rin po matatawaran na yung mga proyektong ginagawa ngayon ni BBBM is actually working. Ang kanyang mga initiatives on how to turn around the economy is actually working. And there's the proof eh, bumababa yung inflation. Ano gagawin natin? Alangan namang itanggi natin yan. Eh buti sana kung pataas ng pataas. Eh yung sabihin nun, pag tumataas ang inflation, wala nangyayari. But since bumababa siya, since bumababa ang inflation, hindi may ganap. May nangyayaring ganap. And I think it's okay. Kailangan yan. At mga kutsero, ito naman ang bagong proyekto ni PBBM and I'm very, very happy na ginawa na niya to finally. Marcos Inc.'s executive order to streamline construction of telco and internet infrastructure. Ito, napaka-importante na ito. Alam niyo mga kutsero, tayo po is slowly becoming an internet-based economy. An internet-based, ano po ibig sabihin yan? Tayo po, eh, nagiging mas dependent, mas nagiging, mas kailangan natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ang paggamit ng internet. At dahil dyan, mga kutsero, it's very, very important na ang atin pong internet ay stable and yung kanyang reliability, yung laging sinasabi ng mga telco providers na ano, internet service stability and reliability. Stability, ibig sabihin, kung ano yung sinabi nila sa'yo na Mbps na ano, na pinangako nila, yun ang ibibigay nila sa'yo. So pag sinabi nilang nagbabayad ka ng 1.5 for 200 Mbps, ibig sabihin, you're getting more or less 200 Mbps. Yun po yung stability.
Ano naman po yung reliability? Reliability po mga kotsero ay yung kung gaano mo kadalas magamit ang yung internet. So halimbawa kapag sa isang buwan, isa o dalawang araw kang walang internet dahil sa service interruptions, etc. that is not your fault or that is not billing related, then may problema ka. Kasi wala ka namang kasalanan eh, pero nawawalan ka ng internet. Yun po yung reliability. And this is very, very important now sa Pilipinas kasi tayo po ay unti-unti nang nagiging internet-based economy. Si Grab, si Shopee, si Lazada, hindi ako sponsored ng mga yan. Pero it's a sign. It's an indicator na tayo eh mas madalas nang nagtatransact through the internet. Actually, pati sa school namin, sa law school, through internet din ang aming ano, classes. Internet din ang bayaran. Sa school ng mga anak ko, internet din kami nagbabayad. Halos lahat ngayon is internet-based. So, we really need to beef up our telecommunications and internet infrastructure. And buti na lang, pinirmahan na ito ni President Bongbong Marcos. No? Executive Order No. 32 signed by Marcos on Tuesday covers all national government agencies and instrumentalities including government-owned and controlled corporations as well as local government units involved in the issuance of permits, licenses, clearances, certifications, and authorizations. No other national or local permit or clearance shall be required in the construction, installation, repair, operation, and maintenance of telecommunications and internet infrastructure. The EO stated regarding streamlined requirements on infrastructure construction. So yun. So, bale, ang ginagawa dito ay parang binawasan yata ng national or local permit or clearance na ang hihingiin pagdating sa construction, installation, repair, operation, and maintenance. So, medyo binawasan yung sistema. Binawasan yung steps. Okay? So, dahil binawasan yung steps, mas mabilis nga naman makakapagpatayo ng mga cell sites. Mga cell sites, etc. The order covers the construction, installation, repair, operation, and maintenance of shared passive telecommunication tower infrastructures such as the erection of poles, installation of aerial and underground cables in facilities, underground fiber ducts, ground terminals, and other transmission telecommunications or internet infrastructure and facilities. No, napakaano nito. Importante na ito. Pero, exempted dito sa order na to ng presidente, eh yung mga permit na ini-issue ng Office of the Building Official. Height clearance permit galing ng Civil Aviation Authority, homeowners associations and other community clearances. Clearances from other government agencies, syempre yung mga regulators natin, di ba? Telecom regulators. And other requirements mandated by the Constitution and existing law. So wala nang dadagdag. Kung ano na yung meron ngayon, actually, nung may project na si PRRD dito dati, nung siya pa yung presidente, na iniksian yung proseso. So dahil nung naiksian na yung proseso, wala nang dadagdag doon. Yan na yun. Wala nang iba yung dadagdag. So this is good. Magandang development to, no, para patuloy pang mapaganda ang ating internet services sa Pilipinas. At ayun nga. So this is really props to the Marcos government for doing this and for making this possible. Kasi kailangan na talaga natin yan ngayon. Ang dami nang nagiging dependent sa internet and the majority of the Filipinos, lalo na yung mga nakatira sa cities, eh, kailangan na yan. And of course, kailangan yung mga nasa kanayunan din, yung mga nasa probinsya, eh, kailangan maka-experience din ng ganyan. So, this is really, really good news. So, props to the Marcos administration. Okay, so good job sa inyong trabaho dyan. Good job, President Bongbong Marcos. And I hope that you will continue to do so. Of course, meron siyang EO din, di ba siya EO, pero inutusan na niyan DOJ and PNP to investigate yung smuggling, agricultural smuggling. So that's another development. But ang ano ko lang naman doon, observation ko lang doon is parang it's a bit late, no? It's a good thing to do, but it's a bit late. January pa nagkaroon ng issue. Pero ngayon lang ma-address or ngayon lang nagkaroon ng order to really do a deep investigation on it.
Another thing is hindi siya time bound, nasabi ni presidente. Hindi raw siya masyadong keen on deadlines but he wants it done ASAP. But syempre what ano eh yung kasing mga pag kasi walang ano, pag walang date, pangarap lang yan. Yung po yung tinuturo namin sa mga trainings namin dati, ano, kapag gumagawa ka ng schedule and everything like that, kapag hindi ka naglalagay ng date, pangarap lang yan. So I hope one of these days is si President Bongbong Marcos will set some guidelines on that initiative kasi napakahalaga rin ng initiative na yun. But still props to the Marcos administration for doing that. And ayun. Nagandito lang po muna tayo dito sa ating video na ito. Medyo, ayun nga. Okay. Medyo kailangan natin magpahinga ng konti. Magagawa lang ako sa pang video pero kailangan natin medyo magpahinga na rin. So, thank you very much. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel. This is Coach Jarrett at saka sa Facebook. Follow nyo po yung ating Facebook page. And God bless all of you and I'll see you in our next Coach Jarrett Live. Right. So, bye everyone. See you next time. Bye.